nga eh. Hala ka mo, wala siyang dalang damit. In fairness guys, ang sarap ng wine nila dito, promise. Ayan, pipitas tayo ng grapes. Ayan. Kain. Sarap. Umuulan lang kasi dito ngayon, may the wrong timing. Mas maganda sana mama siya dito kung summer. Tingnan mo yung pa ako. Wag na wag tayong magsasapatos pag nandito kayo dahil magdala ka ng buta. Talagang maputik. Nakakadulas. Magdala kayo ng botas nyo. Or kung wala naman, slippers. Pwede na rin. Yan. Ang ganda ng farm nila. Pag tinadim daw nila to guys, nasa 3 years mahigit bago ulit sila magtatanim ng panibago. So, sa isang taon, 3 times mag-harvest. Sa isang taon, 3 times silang nag-harvest. Kaya bawing-bawi nila. Oh, mas maganda dun, no? Sa kabila. Bawing-bawi nila. Meron silang mga iba't ibang klase ng wine dito. Nagustuhan ko yung isang wine nila. Papakita ko guys kung ano yun. Ang wine nila dito, 200 isang bote. Malaki na din yun. Pag anim ang kinuha mo, may isang free bottle. So, ikaw na bahala mag-decide kung anong type mong lasa. Ako, may nagustuhan akong isang lasa. Kaya bumili kami ng 12. Hindi, 18 na wine. Masarap kasi. Alam nyo ba guys, na dito yung grapes nila, kumbaga napaka-juicy niya. Tapos, ang isang kilo dito, pag ikaw yung magpipitas, 350 pesos. Compare mo sa mga malls, 150 lang, sobrang mura. Pero ito kasi, natural, walang in-spray dito sa mga grapes nila. Talagang all natural. Kaya, pwede na rin. Tsaka mag-enjoy ka kasi. Pero ngayon kasi pumunta kami, medyo paubos na yung mga grapes nila. Kaya lilipat kami. Maraming pumupunta kahit tag-ulan. Ang dami as in. Punta lang kayo dito guys sa La Union. May mga makikita na kayong magtutour guide doon. Mga nakamotor. Entertain nila kayo. Ayan o. Pero green yung iba. Hindi masyadong hinog. Pero pwede na din. Siguro, manaka one-fourth na ako ng nakain na grapes. Ayan. Yung mga gusto ding bumili guys ng stem ng grapes, pwede din kayong bumili, nasa 150 pesos. Kung gusto nyo magtanim, tuturuan na rin kayo kung paano yung proseso ng pagtatanim. Dapat naarawan daw siya. Mas maganda, hindi naman daw siya kailangan diligat para. Location guys ng grape picking, Caba, La Union. May mga makikita na kayong mga tao nakahawak ng tarpaulin. Sila na yung bahalang mag tuturo sa inyo ng daan. Kayo na rin bahala kung magkano ibibigay niyo sa kanila. Si Jom, nag-enjoy siya. Oh. Ilang kilo na nakain mo, bebe? Ay ba, gustong-gusto niya ng grapes. 10 minutes na nakalipas na naman. Yan. Diretso pa rin kaya namin. Yan, pupunta na tayo sa pinaka-counter nila kung saan nandun yung mga iba't-ibang klase ng kanilang mga wine na natikman namin kanina. Pero hindi ko na-videohan. Kasi sobrang lakas ng ulan. Naglugit pa likod mo. Alam ko. Ayan nga ang problema ko. Buti na lang nag-chinelas po ako. Sir, kita mong tanong. 560. Okay. Karni, simula alas 3 nandito na kayo, alas 4 na kumakain pa rin ako. So, sampulan kita. Tignan na to. Ito, pipitasin ko yung pinaka-red.
yung naman ang ganito. Nandito si Kuya Daniel. Yung pinaka red. Tapos punasan ko lang konti and then mag-isang oras na akong kumakain ng grapes. Dapat pag 1,000 ang babayaran mo. Hindi po dyan. Doon sa labas ang babayaran per kilo. Eh dito, libre. Gaya niya na naman. Kiloin nila yung chan mo. Didiligin mo na naman. Ang problema dito, hindi nila kinikilo yung taong papasok at lalabas. Kunyari, 20 kilos yung tao. Paglabas niya, 30 kilos. O di, 10 kilos agad yung kinain niya. Yung mali nila, mistake nila nila. Ay, ito ang masarap, matamis. Ito ang matamis. Yung iba yung kulay, kakaiba. Pakainin mo din daw yung kasama mo. Ikaw na lang kumakain dyan. Masarap. Tignan nyo yung buto niya. May tatlong buto. And then crispy sa loob. And then lalabas yung buto. And then tatlong buto. Tapos kain. Yummy. Tamis. Walang ha. Oh, buto naman yata yung kinakain. Come on!